Yung 6-digit code na yon ay ayun po yung ilalagay mo dito para ma-open mo ulit yung Facebook account mo. At ngayon, finally, na-open na ulit natin yung Facebook account natin kahit nakalimutan natin yung Facebook password natin. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know! So ngayon, for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simple tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin marerecover ang isang Facebook account kahit hindi na natin alam ang password. At syempre, paano nga ba mababalik ang isang Facebook account kung kinakailangan ng code at saan nga ba ito makukuha? Pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Bigla bang nahack yung Facebook account mo at hindi mo na ito mabuksan? Hindi mo na rin alam yung password kasi nga nabago na nung hacker at hindi mo alam kung saan nga ba kukunin yung code para ma-reset yung password. Huwag ka mag-alala dahil tutulungan kita para ma-recover at mabalik yung Facebook account mo. A gentle reminder lang na may dalawang steps tayong gagawin para mabalik yung Facebook account mo. At kapag ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! So ayun mga tropa, nandito na tayo sa ating tutorial. At ngayon, ang una nating gagawin ay pumunta sa ating Facebook application para mag-open at mag-login ng ating Facebook account. Siyempre, kapag magla-login tayo ng ating Facebook account, kinakailangan niya ng password. Kaso nga lang, ang problema, nakalimutan natin yung password natin. Pero siyempre, ilagay pa rin natin yung huling password na natatandaan natin at pindutin natin yung login. Kaso ang problema, may lumalabas na incorrect password dahil nga yung password na nilagay natin ay ayon yung huling natatandaan natin. Pero syempre, huwag kang mag-alala dahil i-re-recover natin yung Facebook account mo kahit hindi mo na alam ang iyong Facebook password. May mga steps lang na dapat nating sundan at simulan na natin yung tutorial. Ang unang step na kailangan po nating gawin ay pumunta sa Google ng cellphone natin. At syempre, pindutin po natin yan. Kapag nandito na po tayo, ay makikita nyo po sa gilid yung parang picture or profile ng Google account ninyo. So, pindutin po natin yan para ma-visit natin yung Google account natin. After po nyan, ay makikita po natin yung manage your Google account at pindutin po natin yan. At dito, mapupunta po tayo sa settings and profile ng ating Google account. So, makikita nyo dyan yung home, personal info at marami pang iba. Pero ang gagawin natin ay hanapin lang natin dito sa gilid yung security. At kapag nakita na po natin yung security, ay wala na po tayong ibang gagawin kundi scroll down pababa. So, scroll lang po natin pababa para makita po natin at mabisit yung password manager. So, dito makikita nyo po na nakalagay sa password manager na meron nga daw tayong 18 passwords na nakasave dito sa ating Google account. At pindutin po natin yan. Ang kagandahan dito sa password manager, kung makikita nyo po, ay dito nakikita yung mga nakasave na password natin sa iba't ibang account natin. At dito, kailangan po nating pindutin yung facebook.com para ma-view natin at makita yung password natin. And finally, lumabas na yung Facebook password ko at pwede ko na itong gamitin para ma-recover at ma-open ulit yung Facebook account ko. And syempre, mare-recover ko na finally yung Facebook account ko. And para makita rin natin or ma-view yung Facebook password natin, kailangan lang natin pindutin itong parang eye or mata. So para makita natin siya, ayun lang po yung pipindutin natin. And syempre, para naman magamit natin yung Facebook password natin, pindutin lang natin itong copy na nasa gilid nun. Ayan. At kapag na-copy na po natin yung password natin, ay pwede na natin gamitin yan sa pag-open ng Facebook account natin. So ngayon, balik na tayo dito sa ating Facebook application at itatry na natin i-open yung Facebook account natin na nakalimutan natin yung password. So ganito lang po yun. At ngayon, nandito na tayo sa step na kung saan kailangan natin ulit ilagay yung password. And syempre, dahil nalaman na natin at na-copy na natin yung password natin kanina, ay pwede na natin yung gamitin dito. So, ang kailangan lang po natin gawin ay i-press natin ng matagal para lumabas yung paste. So, parang i-copy-paste lang po yung gagawin natin. So, once na na-paste na natin dito yung kinopy natin na password kanina, syempre, ipipindutin na po natin yung login para ma-open na ulit natin yung Facebook account natin. So, pindutin po natin yung login. So makikita nyo po, kusa na po at automatic na pong nabuksan yung Facebook account natin na nakalimutan natin yung Facebook password. So ang kagandahan po nyan, kahit nakalimutan nyo po yung Facebook password nyo ay na-retrieve or nabalik pa rin po natin at syempre magagamit na ulit natin yung Facebook account natin. At ngayon naman po ay ituturo ko po sa inyo yung pangalawang solusyon kung sakaling nakalimutan nyo nga yung Facebook password nyo at gusto nyo itong ma-recover. So ganito lang po yun. At dito naman po sa pangalawang paraan natin para sa nakalimutan ng password, kailangan lang po natin gumamit ng Chrome or browser. Yan, so open lang po natin yung Google Chrome. At kapag nandito na po tayo, ay kailangan lang po nating i-type dito or i-search yung
facebook.com/login/identify. So ayan, nakalagay na po natin at pindutin lang po natin yung search. So ayan, hintayin lang po natin. At dito may lalabas po na enter your mobile number. Kaso ang problema ng karamihan ay wala silang phone number na nakakonect sa kanilang Facebook account. So pindutin na lang natin yung search by your email or full name. Ito kasi yung pinakamadaling paraan para ma-search natin agad-agad yung Facebook account natin na nakalimutan natin yung Facebook password. At syempre dito ilalagay ko na yung Facebook name ko or full name ko sa aking Facebook account. And after po niyan, ang pipindutin na lang po natin is yung search para mahanap natin yung Facebook account natin. So dito may nakalagay po na choose your account na kung saan nandito yung mga related or kapangalan ng Facebook account mo. So make sure na i-double check mo mismo yung picture or profile picture mo at pindutin mo kung ano yung account na i-re-recover mo. At dito may nakalagay po na choose a way to log in na kung saan meron nga daw akong email account na kung saan doon pagsesendan ng code para makapag-reset ng password or ma-open natin. So possible po yon. So pindutin lang natin yung continue. Ang next na kailangan mo pong gawin ay check po yung inbox ng email account mo dahil magsisend po si Facebook doon ng 6-digit code. Yung 6-digit code na yon ay ayun po yung ilalagay mo dito para ma-open mo ulit yung Facebook account mo. Wait! Just make sure lang na active at na-open yung inbox ng email account mo. Bakit nga ba? Sa email account kasi na yon isi-send ni Facebook yung 6-digit code para ma-open at ma-recover mo ulit yung Facebook account mo. So ngayon, ituloy na natin. At kapag na-receive mo na po yung 6-digit code mo, ay itatype lang po natin yan dito at pindutin po natin yung continue. After po nun, ay pwede mo na ulit magamit yung Facebook account mo. May simpleng advice lang ako sa'yo na kapag na-open mo na ulit yung Facebook account mo, just make sure na mag-add ka ng backup email address and mobile phone number. Para in case na ma-hack man yung Facebook account mo or makalimutan mo yung password, madali mo ito masosolusyonan. May mga scenario rin po na papayaga ka ni Facebook para makapag-reset ng password. At ang advice ko lang sa'yo, gawin mo po agad iyon. Parang ganito po. In case lang naman na meron kang option para mag-change ng password, okay lang po yon. Mag-proceed lang po kayo sa ganong step at mag-login. So ilalagay na natin yung panibagong password natin. At dito pwede nating i-okay when it comes to the login with one tap para hindi na tayo pabalik-balik sa password or paglalagay ng password. At ngayon, finally, na-open na ulit natin yung Facebook account natin kahit nakalimutan natin yung Facebook password natin. So, ayon yung isa sa mga paraan na pwede nyong gawin rin in case na may nakakonect na email account or phone number sa Facebook account ninyo. Kaya lagi kong sinasabi, ang maganda talaga ay maglagay kayo ng isang email account at isang mobile phone number para in case magka-problema man lang yung Facebook account nyo, ay mabilis nyo lang itong mababalik at mare-recover. Kapag na-open mo na yung Facebook account mo, ay just make sure na tandaan mo na or isulat mo na sa malinis na papel, itago mo yon at tandaan mong mabuti yung password na yon. Mahirap na kasi na makalimutan mo ulit yung Facebook password mo at mag-try ka na mag-try na alamin yung password mo, baka kasi ma-spam ka at malak yung Facebook account mo. Syempre, hindi naman natin gusto yon. At ayun lang po yung simpleng tutorial na pag-uusapan natin sa araw na to at sana meron po kayong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook page natin na makikita mo dito. At syempre, kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Ako nga po pala si Steve RTV at pwede ka mag-subscribe at pindutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. Yun na! Peace out! Like, comment, subscribe! Peace! Wala!